Alright, so welcome back mga kanatik. So, another video, another vlog, another tutorial na naman tayo. So, ito is, share ko lang yung idea. Paano ba natin malalaman kung goods or hindi na goods yung isang battery, ano? Meron ako dito nga dalawang actually hindi na siya good pero working pa din siya. Hindi na siya good as battery sa motor, ano. So paano ba natin malalaman kung good pa ang isang baterya, ano? So yan. So labas natin parehas yung ating pinagpalitan na baterya. So dito gagamit tayo ng isang tools na tinatawag nilang tester o yung kung tawagin is multimeter, right? So madali lang naman gamitin to. Dito sa battery natin meron kang makikita dito ng positive chain negative sign. Ito is balikan natin para dito lagi ang positive, ito ang negative. Then dito naman sa ating tester, ang red is yung positive. Pwede natin siya ilagay dyan. Then yung negative is dito. Then dito naman sa ating tester, ang gagawin lang natin is from off, i-on lang natin siya. So dito lang tayo sa may bolt. Yan. So i-select natin dyan yung ito yung nasa taas. Yan. Para ma-read natin yung pinaka-volt niya. No? So dito is 3.6 pero yung normal na reading ng isang baterya is dapat 12.7. So dito is bagsak na to pero ginagamit ko pa rin siya sa sounds. Ginagamit ko pa rin to sa sounds ng motor. Then ito naman, try naman natin. Ito yung pinakahuling pinagpalitan namin, no. Yan. Oops. Ayan, pakita ko sa inyo. So dito nagkabaligtad tayo. Yung positive nilagay natin sa negative ng terminal ng baterya. So nag-negative siya. So same reading lang naman siya pero yun nga lang, naka negative side siya. Kanina is 6 point something, ito is yan. So ganun pa rin naman. Nag-negative lang siya dito sa kanina, no? May kita nyo. So, 6.7. Ayan. So, try natin ulit. Pakita ko sa inyo yung negative. Ayan. Negative 6.7. Alright. So, ito is mga sinubukan na rin namin i-charge to. Hindi na rin siya talaga nagkakarga. Ayan. So, ito is lagyan natin 3 na lang. 3.0. Ito naman is 6.0. So, hindi na talaga siya pwede yung pang motor. Pero, ginagamit pa rin namin siya as sounds ng aming motor, no? So, isang motor namin is may sounds. Kaya, ito, ginagamit pa rin namin siya. Then, paano naman natin malalaman sa physical appearance kung may problema na yung isang motor, no? So, unang-una dyan is yung to, pag nag-white na yung ano niya dito, ibig sabihin parang may leak na yung pinaka-baterya natin. Yan yung mga ano diyan, yung pinaka-terminal na yan.
Minsan din kasi naano yan ng mga corrosion or ng rust, dumi, kailangan linisan din yan. Then ang isa pang ano dyan is kung medyo angat na yung ito yung material. Ayun, nakikita nyo medyo angat na rin siya. Tsaka parang hindi na siya, parang bulge na siya, no? Parang lobo na rin siya. So sa katagalan. Kaya lagi pag bibili kayo, yung genuine ang bibili nyo na battery. Ayan, so huwag nyo tipirin. Kesa lagi kayo mapagastos. Ito is puro local lang to. Kaya yung huling pinalit namin is original na. Medyo pricey pero pang matagalan. Once again, sinubukan na namin itong i-charge. Hindi na siya nagkakarga. Although nagkakarga siya, hanggang doon na lang siya sa 6. Ito naman is hanggang 3 na lang ang kaya niya ikarga. So hindi na pwede siya pang motor. So paano naman nating malalaman kung nagkakarga pa yung ating battery? So proceed tayo dun sa ating motor, which is dun sa ating ginagamit na baterya, yung current na gamit natin. So gagamitin pa rin natin tong tester, then proceed tayo dun sa ating motor. Tanggalin ko muna yung cover natin. Kunin ko natin yung negative tsaka yung positive nya. Right, so tulad ng sabi ko nina, 12.7 is yung normal niya, no? So dito is nakaano na lang siya, 12.4 na lang siya. So normal pa rin naman siya. So paano natin malalaman kung nagkakarga or goods pang makargahan or ma-recharge yung ating baterya, no? So pasensya na sa uingay muna. Then start natin yung motor natin. So na-start ko na yung motor. So medyo bumaba na siya dahil medyo kumuha na siya ng mga power dito sa ating baterya. Right. So pag re-revolution ko to, pag umangat yung battery natin, yung percentage ng battery natin is good, itong ating baterya. So babalik mo na siya sa normal.
nakita nyo, medyo umaangat siya sa 14. So dito makikita natin na, dito makikita natin na good pa ang isang baterya, no? Once na dun sa mula 12.4 to 12.7, umaangat siya, yan, to 14, mataas. 14.01 yung nakikita kong pinakamataas. 14.05. So, dito, makikita nyo na goods pa yung ating baterian. So, goods pa siyang pang motor, then pwede pa siyang ma-charge, if ever. Sa tayo dyan, sara na natin. Ngayon, huwag nyo kalimutan ibalik yung matinanggal nyo yung tornilyo. So ang purpose natin kung bakit natin na sinubukan dito sa ating motor, kung meron kayo nakitang isang baterya, then di nyo alam kung goods pa to o hindi, is pwede nyong ilagay sa motor para kahit di na kayo pumunta sa shop bago nyo ipa-charge yung item or bago nyo ipa-check, is kayo mismo pwede nyo nang i-check gamit yung motor nyo, no? Kasi especially dito sa ating gauge ng NMAX V1, hindi natin mamomonitor yung voltmeter ng ating battery. Right? So sa mga magtatanong sa ganitong klaseng tester, yan, I think yung presyo nito is nasa 2,500 to 2,800, no? Yan. Meron din namang mga ilang mura, pero ito kasi sa digital na siya. Meron tayong mga tester sa, merong mga ilang tester na analog, no? Medyo mura siya compared dito sa digital na to. Medyo may kamahalan lang talaga to. Right, so you know the deal. Subscribe and hit the notification bell para lagi kayo updated sa mga video vlog na i-upload pa natin. Once again, ako ang inyong lingkod, Click Natik, signing.